dito'y walang ginagawa kundi basahin yung kasulatan na iniwan ng ating Panginoon sa Kristo sa lupa, na doon nakalaman ang aral ng Diyos na itinuro sa panahon ng mga magulang o patriarka. At doon din nakalaman ang itinuro ng Diyos sa bayang Israel. At diyan din nakalaman ang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostol sa kasulatan iyan. Sapagkat ang mga iglesia ni Kristo, kapag ang relihiyon ang pinag-uusapan, hindi po pinaniniwalaan ang mga salita ng tao at aral ng tao. Dahil diyan, wala akong gagawin sa anumang bagay na dapat nating malaan kundi basahin ang salita ng Diyos. Narito na ang katsa at ang kumukulong tubig, oh! Salamat po, Rina. Napakatagal mo nitong si Mariano. Eh, po, nararamdaman ko lang. Lalabot! Ayan na! Ayan na! Masya, oh! Lalaki! Lalaki ang anak mo! At ang lusog! Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at tamis na birhen. Siya nawa. Ganyan, Pelesa. Lagi kang magdarasal sa Panginoong Diyos as Birheng Maria. Yan ang pinakamahalaga nating gawain. Opo, Inay. Mga bata, handa na ba kayo sa ating pag-aaral ngayon? Opo, Maestro Cario. Bueno. Bilang panimulaan ng ating asignatura sa araw na ito. Gusto ko bigkasin ang ating dasal mula sa alaala. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, manggagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako naman kay Jesucristo na siya ang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Mahusay, mahusay. Accepit panem in sanctas et venerabilis manos suas. Et elevatis oculis in celum, a te Deum, Patrem, omnipotentem. Magandang umaga. Magandang umaga. Umaga po. Sa akala mo ba? Bakit bigla magsasadya sa atin ng bilas mong pare? Wala namang nabanggit yung pinapag-abiso niya sa akin. Wala rin naman yata tayong dapat alalahanin bilang hindi siya konforme sa ating naging pasya. Eh, kasal na tayo eh. At hindi naman tayo yung unang naging ganito na dalawang byudo at byuda na may kanya-kanya ng mga anak na nagpakasal sa isa't isa. Salamat, Iho. Sige po. Magandang araw, Pasya. Lente. Puno tayo sa bahay mag-usap. Sige. Ang mga bata, Pasya.
si Praxedes ay kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa pagawaan ng bani. Si Peles naman ay nangingisda sa ilog kasama ng kanyang pinsan, si Mode. Maya-maya lang po yung Maria na yun. Tama. Alam naman po yung darating kayo. Mabait at masipag na bata. Nung huling dumalaw sa amin sa Sampaloc ang magpinsan na yan, ang nakatawag sa akin ng pansin... Dahil ang kanyang pag-uusisa tungkol sa mga espiritual na bagay, bunga ng nakita at nabuklat-buklat na Biblia doon sa simbahan, matalas ang kanyang pag-iisip. Yun din ang naging obserbasyon ng anak kong si Apyong nang siya at si Peles ay namasukan doon sa studio ng fotografiya ng pinsan mong si Manuel. Napakabilis daw matuto. Kaya nga lang isang sandali nagtrabaho sa pagkuha ng retrato? Mahina raw ang tita. Ano hindi naman daw mahilig magpakuha ng retrato ang ating mga kababayan? Bakit daw sila babayad para makuha ng retrato? E natatakot yata ang karamihan sa kanila na makita ang itsura nila sa retrato. Kaya't ang pinag-aralan naman na yung pagbabarbero at paggawa ng sombrero. Sa edad niya ngayon, ilan nga ba? Magte-13 sa adyas ng Mayo. Sa edad niya yan, dapat papag-aralin si Peles. Padre, ano nga pala mangyayari sa Pilipinas kapag malupig nga ang mga katipunero? Eh di ibang layo na naman na maghahari sa ating bansa. Nakapag-aalala. Tulad ng pamilya ni Pasha, ako man ay nag-aalala para sa ating mga kababayan. Lalo na't hindi natin kilala itong mga gustong sumakop sa atin. Ang alam ko lang, karamihan sa kanila ay mga protestante. Mas malamang kaysa hindi, ikakalat nila yung maling paniniwala nila. Baka bukas makalawa, iba na ang relihiyon ng ating mga anak kaysa sa kinagis na natin. Nakapag-aalala. Lalo pat balitang balita na ang pag-alis ng mga prelate, mga obispo mula sa ating bansa. Kaya dapat nating ingatan at ipagtanggol ang ating kinagis ng pananampalataya. Isalin sa mga bata. Kung hangga't maaari, mabigyan sila ng katolikong edukasyon para bumaon ng malalim sa kanilang puso't isipan ang ating katuruan. Kaya mahalaga na ay maipagpatuloy ni Peles ang kanyang pag-aaral. Mga nakita ko kasi sa batang yan ang kanyang yung determinasyong matuto. Gaya ng nasabi ko, halos ayaw niya nang bitawan yung Biblia nung huling dumalaw siya sa akin. Ay, napakarami nga niyo pong katanungan pag-uwi niya rito. Mapanuri. Sayang ang kanyang husay, lalo na sa pagsasalita. Kung hindi ninubog, malay natin balang araw ay maging pari siya. Hindi malayong mangyari yun. Dahil sa panig ng iyong pamilya, meron kayong isang bantog na Padre Silvino Manalo. At sa panig naman ng yumao niyang ama, narito ako. Padre, paano po mangyayari yun? Gusto kong dumako doon sa tunay ng dahilan ng aking pagparito. Kung papayag ka pa siya, isasama ko si Peles at doon na siya sa Maynila pag-aralin. Doon sa aking destino ngayon sa Santa Cruz. Oh. Bilang ina po ay gusto ko naman makapag-aral ang aking anak para sa kanyang kinabukasan. Ngunit, Padre, mahirap po ang kalagayan ng aming pamilya ngayon. At kung naririto siya, ay maaari siyang makatulong sa amin. At Padre, hindi rin po ako handang mawala yung anak ko sa akin. Kapag nakatapos siya, makakatulong din naman siya sa inyo. Pasya, alam kong mahal mo ang iyong pananampalataya. Hanggang ngayon ay deboto ka pa rin ni San Antonio de Padua. Naniniwala ako na ipagpapauna mo ang kapakanan ng kanuluwa ni Peles at ng simbahang katoliko bago ang sarili mong kapakanan. Ano? Pasya? Maganda siguro binabalak niya, Padre. Para sa kapakanan ni Peles. Kakausapin ko po muna si Peles, Padre. Alam ko namang hindi ka makakalimot, magdasal. Tumaho ka ka birman ng hiri. Pag may kailangan, kailangan mo ng gabay, ha? Mahal ka ng nanay. Mahal ka ng nanay. Makikinig ka kay Amo, Prate. Opo, Inay. Ilip ka po yun. Ilip ka. Ang pababayan sarili, no? Napakabuhay ka,
nag-aaral ka pala. Sige, ituloy mo lang. Huwag kang pagambala sa akin. Ah, among, hindi po kayo nakagambala. Titapos ko lamang po ito, sinusulat ko. Ipapahinga na po ako. Bueno. Huwag kang mag-alala. Lalo't huwag kang mahiya sa akin. Hindi ka naman iba sa amin. Salamat po, among. Sige, papahinga na ako. Sige po. Pusin ko na lang po ito. Among, hindi po ba tunay ang mga relihiyon ang dala sa atin ng Pride? Bakit sila ganun? Ganung papano? Bakit nila inaapi ang mga Pilipino? Kinukuha nila yung mga lupain para magpayaman lang? Peles, saan mo nakukuha yung mga tanong mong yan? Sa mga Amerikano o sa mga Katipunero? Kung sa bagay, yan ang sinasabi mo ang talagang dahilan ng pag-aalsa ng ating mga kababayan. At hindi rin maitatatwa na gumawa ng pang-aabuso dito ang mga prahile. Pero hindi nangyari yon sa kapahintulutan ng mahal na simbahan. Eh, maaari ko bang mayroon matpabasa ang inyong Biblia? Pag-aaral na muna ang pagtalagahan mo, iho. Mahusay na paaralan niyang pinapasukan mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong makapag-aral ka. Opo, Amon. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Ganda nga po, Tia Victorina. Naku, ang mabait kong pamangkin. Pumanhi ka sa itaas at may suman. Magminindal ka. Ako'y magsisimba at magdadasal. Sige po. Ganda nga po, Nay. Kaawaan ka. Bakit parang may bumabagabag sa iyong isipan? Wala ho, Nay. Hindi lang humalis sa isip ko yung mga nabasa ko sa Biblia nung nasa Maynila ako. Pilit kong hinahanap yung mga gawain ng ating pananampalataya sa mga nakasulat sa Biblia. Pero hindi ko makita. Masyado ka pang bata, kaya hindi mo ganap na uunawaan ang ganito kaselang bagay. Teka, dumadalo ka ba sa pagpupulong ng iglesia independiente ni Aglipay dito sa ating nayon? Abay, huwag kang patatangay sa mga yon. Nako, hindi po, Nay. Alam ko yung mga ginagawa ng pagpupulong ng mga Aglipayano, pero hindi ako nakikinig. Dapat lang. Dasarado katoliko tayo, si Among ang dapat mong tanungin tungkol sa mga lumiligalig sa'yo. Siya lang ang alam ko makakasagot ng mga to. Nay, ba't niyo pinayagan ang Kuya Peles ng mga ibang bayan na naman? Hindi po ba't mas mabuti kung dito na lang siya nang makatulong sa inyo, sa atin? Sa tingin ko, mas makakabuti ang magbukas siya ng tindahan ng sombrero sa Paranaque. Hindi dahil sa malakas ang kita ngayon ng kanyang naisip na negosyo, kundi makakabuti ito para sa kanya. Para malibang. Sa tingin ko kasi, masyado niyang dinidibdib ang pag-iisip tungkol sa reliyon. Katwiran ko pa, eh, may makakasama naman siya. Yung isang taga rito, si Sebi, yung kasama niya gumagawa rin ng sombrero. Peles! Oh, ayan na pala siya eh. Ayan na pala siya. Papasukin mo nga siya, Pak Sebes. Tawa po. Panik ka na. Inaantay ka ni Kuya. Oh, Sebi. Kitang araw, Peles. Kitang araw po. Kitang araw. Alis na ako kami, Nay. Kawaan ka ng Diyos. Huwag kang magpapabaya sa iyong sarili, ha? Papa, Nay. Ano? Sige po. Ayun na. Tama.
Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Peles, alam kong madalas kang nauna sa akin. Pero mukhang napakaaga mo yata ngayon. Hindi ako dalawin ng antok. At hindi makatkat sa isip ko yung mga nangyari sa debate. Sinabi ko naman sa'yo, nililito lang nila ang mga tao. Hindi ako nalilito. Malinaw ko nasaksihan. At hindi ako kumbinsido sa pangangatuwiran ng ating mga pare tungkol sa pagsamba sa mga santo at kanilang mga imahen. Samantalang yung pastor, sinisita sa Biblia kapag ka nagpapaliwanag. Para sa akin, pareho lang. Parehong naniniwala kay Kristo, parehong sumasamba sa Diyos. Magkaiba lang na pamamaraan. Nakapagbasa na ako ng Biblia, Sebio. At katulad ng pinatutunayan ng pastor protestante, mayroong mga kaugalian tayong mga Katoliko na taliwas sa Biblia. Katulad na lamang ng pagsamba sa mga larawan. Huwag mo masyadong dibdibin niyan, Peles. Mukha ka ng problemado. Panginoon kong Diyos, ituro mo po sa akin kung paano kita mapaglilingkuran at masasamba ng karapat-dapat. Gabayan mo po ako sa aking mga pagpapasya upang matupad ko kung ano ang gusto mo. Dito na tayo, Marong. Salamat po. Ito ang aming kapilya, Felix. Halika! Ang Diyos ang lumikha sa lahat ng mga bagay at inilikha ang tao para mabuhay sa isang banal na pakikipagtipan sa Kanya. We feel duty-bound to emancipate the Filipino people from centuries of spiritual bondage from the religion of your former colonial masters. Kailangan kong umuwi agad sa tipas at may sakit ang nanay. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa pagkikita namin at masamang-masama pa ang loob niya, nila, sa akin. Peles, alam nga naman ikatuwapan lang yung ginawang pag-alis sa ating inang Santa Iglesia at ang pag-anib mo sa mga Protestante. Gaano katagal pa ba nila akong titiisin at hindi kikibuin? Isang taon na nila akong hindi kinakausap. Kaya nga huwag mo na ituloy yung ginagawang pag-aaral sa Bible Institute ng mga Protestante. Dahil kapag naging mangangaral ka, may baka isumpa ka na nila. Amen. Nasaan ang iyong mga kapatid? Natutulog na po. Hayaan mo na muna sila doon. Asya. Kuya. Ay, si Peles, oh, ito. Wala man lang nakapagsabi na malubha na palang kalagayan ng nanay. Peles, hindi ito ang oras ng sisihan. Ang kinakailangan ng iyong inay ang huling sakramento. Pinatawag ko na ang among Mariano para mabigyan siya ng sakramento. Tia, hindi na po kailangan. Wala akong may tutulong kay nanay ang sakramentong yun. Hindi lang ako sa kanya, kundi kanino man. Magkundusili ka ng pananalita mo. Nakalatay ang iyong ina. Nag-aago buhay. Hindi natin kinakailangan ang ganyang mga maling paniniwala. Huwag na huwag mong mababanggitin kay Padre! Padre. Ano na ang kalagayan ni Pasya? Hindi na siya makahinga. Pahina ng pahina.
Hirap na hirap huminga. Nag-aalala ako, padre. Kaya nagpasya ako na ipatawag na kayo. Bueno. Among, pagpaumanhin po ninyo, ulit mag-alang ko pong hihilingin sa inyo na huwag niyo na pong bigyan ng sakramento ang nanay. Peles! Hindi pa't sinabi ko sa inyong tumigil ka. Padre, huwag niyong pansinin si Peles. Namimigati lamang siya sa nangyayari sa kanyang ina. Siya. Huwag kang mag-alala, Peles. Ipagdarasan natin ang nanay mo upang tanggapin siya ng Panginoon sa langit. Among, muli po ay nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na pong bigyan ng huling sakramento ang nanay ko. Peles! Victorina. Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Kapag hindi siya binigyan ng huling sakramento, hindi malalahimik ang kaluluwa ng nanay mo. O Diyos por santo, Peles, hayaan mo bigyan ko siya ng huling sakramento. Among, gaya po na sinabi ko kanina kay Tia, hindi po makakatulong ang sakramentong ibibigay ninyo. Bagkus ay baka mas lalong makapahamak pa sa kanyang kaluluwa pagkat ang mga ganitong bagay ay wala naman po sa Biblia. Mire! Patawarin ka ng Panginoon. Malaking pagkakasala yung ginagawa mo. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Kuya? Nay! Nay! Pasa. Kuya, bakit ka pa kasi hindi pumayag na matanggap ng nanay ang huling sakramento? Hindi tuloy pumayag ang simbahan. Nasa sementeryong Katoliko siya mailibing. Mabuti na lang at pumayag ang mga Agripayano na dito sa kanilang sementeryo siya mailibing. Ang mahalaga, nailibing siya ng maayos. Paano matatahimik ang kaluluwa ng nanay kung hindi siya nabaspasan? Hindi ito ang tamang pagkakataon para ipaliwanag ko sa'yo ang kamalian ng kinakis na nating paniniwala. Kung talagang handa ka nang bumalik lang para niya, eh, at ipagpatuloy ang mali mong ginagawa, humayo kang mag-isa. At ako nang bahalang magpalaki sa mga bata. Sa habag ng Panginoon, nakatakas tayo sa mga walang kabuluhang pamumuhay at sa walang bisang mga gawa na di umano'y sakramento at indulhensya gaya ng nasasaad sa banal na aklat. Salamat sa pagdalo. Pagpalain ka, Panginoon. Maganda po ang paksa ninyo kanina, Pastor. Ay, salamat. Salamat kung gano'n. Meron lang po sana akong itatanong. Ano yun? Hindi po ba sa sulat ni Apostol Santiago ay sinasabing ang pananampalatayay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa? At sa pamamagitan ng gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Papaano po natin maitutugmang itinuturo natin na ang tao ay pinagiging dapat sa pamamagitan ng pananampalataya lang? Kung natatandaan mo, sa 1:3:18 ay sinabi ni Jesus, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. At sa versikulo 16 naman ay sinabi ganito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ang buhay na walang hanggan. Alam mo, may bagong tatag ng paaralan ng mga Presbyteriano sa Malate, ang Ellenwood Bible School. Doon din dumadalo ang iba natin mga kapatid na naglalayong ilaan ang kanilang sarili sa gawain para sa Diyos. Bakit hindi ka pumasok doon?
the Bible is the only source to be relied upon in matters of faith and practice. Please, come in. Magandang hapon po. Maupo ka, Ginoong Manalo. Salamat po. Ginoong Manalo, alam mo at alam ng pangasiwaan ng institusyong ito na hinihintay kang makatapos ng pag-aaral ng mga pastor mo sa Iglesia Metodista para makatulong sa kanilang misyon. Subalit, nagpasya kang lumipat dito sa Iglesia Presbyteriana. Nais malaman ang nangangasiwa dito kung ano ang dahilan. Sa loob po ng isang taong pag-aaral ko dito, sa ilalim ng inyong pagtuturo at ni Reverendo, ay lubos kong naunawaan at napatunayan na ang Biblia ay kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Ito lang ang tanging dapat pagbatayan ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos at nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Sa awa ng Diyos, natutunan ko mula sa inyo na napakahalaga na sa Biblia isalig ang lahat ng paglilingkod ng tao sa Diyos. At batay sa Biblia, mayroong mga piniling tao ang Diyos na itinalaga sa kaligtasan. Gusto ko pong mapatunayan na kabilang ako sa mga nahirang niya. Please include him among the other students in training. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang buo kong makakaya. Salamat po ulit. Uri mang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, pinagkaloob niyang tanggapin mo ngayon ang tunay na bautismo para sa inyong ikaliligtas. Amen. Pananampalataya ang kailangan para maligtas ang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Opo, ngunit ang mga apostol man ay nagbautismo. Katulad na lamang ng ginawa ni Felipe at ni Pablo. Bakit nila ginawa yun? Yun ang tinuturo ng nangangaral na binanggit ko sa inyo. Hindi ka taka-taka ang ipagdiinan ni Dr. Kirchner yung nakita mo nagbabautismong yun? Anong grupo po sila? Disciples of Christ. Pero dito, mas kilalang Misyon Kristiyana. May ilan nga silang mga kasamahang nag-aaral dito. Kasapi rin ho ba sila sa Union yung mga grupong ebanghelico dito sa Pilipinas? Dahil sa usapin ukol sa bautismo, ang Misyon Kristiyana ay hindi tumupad sa naging kasunduan nating mga ebanghelico tungkol sa paraan ng pagkukumberte ng tao para kay Kristo. Iginigiit nilang isa lang ang balidong paraan ng pagbabautismo, ang paglulubog. Hindi po ba't iyon ang nasa Biblia? Ha, mag-ingat ka, Felix. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw po. Ako po si Felix Manalo. Ako si Bruce Kirchner. Completely unexpected. Magandang umaga po. Felix, good to see you. Please, come in, come in. Ikinagagalak kong pakilala si Felix. Siya si Reverend Leslie Wolf, ang napakasipag na mangangaral at instructor sa ating Manila Bible School. At siya si Mrs. Carrie Wolf, ang kanyang may bahay. Nagagalak akong makilala ka, Felix. Ako rin. Nagagalak din akong makilala kayo. Ating pinaninindigan na ang tamang paraan ng pagbabautismo ay bautismong inilulubog sa tubig. Huh? Rihim ng Diyos, at sa kanyang pag-ibig, piniloob niyang tanggapin ninyo ngayon ng tunay na bautismo para sa inyong ikaliligtas. Thank you.
Kung hindi mo naman ikagagalit, maaari bang malaman ng iyong pangalan? Tomasa po. Tomasa Sireneo. Salamat sa Diyos at maganda ang ibinungan ng ating gawain sa Cavite. Nakapagtatag ka doon ng isang malaking kongregasyon. Dahil lamang po sa tulong ng Diyos. Ipatawag ako kasi para sa paalam sa iyo na. Sa sumunod ng linggo, ilipat na kayo ni Sister Tomasa sa Singgalong sa Paco. At doon ka na nagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Magandang hapon po, Pastor. Mabuti at maaga kayo nakarating, Mang Juan. Antayin lang ho natin yung iba pa natin makakasama para sa gawain natin sa pandakat. Pastor, baka hindi ho makasama ngayong gabi ang iba nating mga kapatira sa taga Santa Ana. Bakit? May nangyari ho ba? Nakikinig ho sila sa isang misyonaryo ng ibang relihiyon na naghihikayat ho sa kanilang lugar. Kailangan mapagpayuhan at mapaalalahanan yung mga kaanib natin. Ituro niyo po sa akin yung lugar at pupuntahan ko yung misyonerong yun. This is what Jesus said according to Matthew 5 verse 17. Do you think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings of the prophets? I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. This law will stay and continue as it is. Therefore, the Seventh-day Adventist stands for the law of Sabbath and fulfilling the day of solemn rest. Oh, maghugas ka ng kamay mo, kakain na tayo. Hindi ka nakipagdiskusyon? Nagtanong ako. Alam mo, tama yung misyonero ng Iglesia Adventista na ang wastong pananampalataya ay kalakip ang pagsunod sa kautusan. Sumama ka sa aking pagsusuri sa susunod nilang mga pagpupulong. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga kasama mong pastor kapag nalaman nila yan? Ang lalong mahalaga ay yung mga sinasabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Brother Felix, congratulations on the completion of your training at our Bible Institute. Alam mo naman, nagsisimula pa lamang ang gawain natin dito sa Pilipinas. Inaasahan namin makatutulong ka ng malaki. Handa po akong tumulong sa tagumpay ng ating mga gawain. Pinsan, tapos na ang pagpupulong natin dito. Doon ka na lamang sa kabila dumalo. Ang totoo, Peles, galing ako sa ospital. Sandali lang po.
dalawin natin ang iba pa nating mga kasama. At sabihin natin sa kanila na magsasagawa tayo ng pagpupulong doon mismo sa poblasyon ng Malolos. Magandang araw po! Ay! Pastor Felix! Ay! Magandang araw po! Tuloy po kayo! Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Ako po ang nagsadya sa inyo para kayo ipaglingkuran at alamin ang kalagayan ng inyong pananampalataya. Ganun po pa. Salamat po. Ay, pasok po kayo! Ay! Arapin mo si Pastor! Magandang araw! Maupo kayo, Pastor! Maupo po kayo! Uminom po muna kayo, Pastor! Maraming salamat! Mabuti po at napadalaw po kayo! Salamat po sa pagpapayo niyo at panalangin niyo po para sa aming mag-asawa. Wala namang ibang magdadamayan kung hindi tayo lamang. Ngunit ang pinakamahalaga ay sa Diyos tayo lumapit. Dito na lang po. Salamat po. Opo. Magandang umaga po. Sandali lang po. Magandang umaga. Pastor Felix? Nandiyan ba si Ginoong Rosendo de Guzman? Opo, nandito po. Tuloy ho kayo. Salamat. Maupo muna po kayo dito. Ako nga pala si Ata. Honorata de Guzman. Anak po niya ako. Kilala mo pala ako? Opo. Sa inyo po ako una nakapakinig ng aral ng Sabadista nung nagpapalaganap pa kayo dito sa Kalye Mayhalige. Kailan ba kayo umanib? Noong isang taon pa po. Sa Malolos pa ako nakadistino nun. Sige po, tatawagin ko lang ang tatay. Sandali lang. Magandang umaga po, Ginoong de Guzman. Upo kayo. Salamat po. Ano sa atin? Ginoong de Guzman, magsisimula po tayo ng gawain sa Kalye Dalumbaga. Sana po ay makapag-anyaya kayo ng maraming tagapakinig. Sana nga, Pastor, maging kagaya ito ng balitang-balitang pagpupulong ninyo noon sa Malolos. Na kung saan umabot sa halos 1,000 dumalo. Kung tulong-tulong po tayo at kikilos ang lahat, kaawaan po tayo ng Diyos at pagpapayari. Eh, ipaalam namin sa ating mga kapatiran. Salamat po. Salamat din.
Pastor, napasyal kayo. Magandang gabi po, Ginoong Di Guzman. Magandang gabi. Pasok kayo. Pasok. Eh, ano ho bang mahalagang bagay na sasabihin niyo sa akin? Iba ho ang sadya ko ngayon sa inyo. Hihingi po sana ako ng pahintulot na kung mamarapatin ninyo ay makadalo ako sa inyong anak. Kaya ata. Bakit naman pong hindi? Ikaw, Felix, pinatanggap mo ba si Honorata bilang maging asawa na Diyos ang iyong saksi upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito sa hirap at ginhawa habang kayo ay nabubuhay? Opo. Tinatanggap ko po. At ikaw naman, Honorata, tinatanggap mo din ba si Felix bilang maging asawa na Diyos ang iyong saksi upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito sa hirap at ginhawa habang kayo ay nabubuhay? Opo, tinatanggap ko po. Bawal gumawa sa araw ng Sabat? Ngunit bakit hindi ito sinunod ni Kristo? Peles, bakit? Panginoon kong Diyos, nagkamali ba ako sa mga ipinangaral ko sa mga tao? Kung gayoy, patawarin mo ako. Ang hangad ko lang ay paglingkuran ka at dakilain ang iyong mga utos. Patnubayan mo po ako. Huwag mo po akong iiwan. Ata? Ata? Oh. Itong mga kautosan na tinutukoy sa Biblia na kailangan ganapin ng mga Kristiyano, hindi ito ang mga kautosang ibinigay ni Moises sa mga Hudyo. Peles, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't malimit mong sabihin na kaya ka umanib sa Adventista ay dahil higit na malapit sa aral ng Biblia ang tinuturo nila? Tama ka. Pero sa patuloy kong pagsusurit, pagsasaliksik, ang ating mga aral na pinangangaral, ay meron akong mga nakitang hindi sangayon sa mga nakasulat sa Biblia. Kasama ba rin ang pinaniniwalaan nating hindi pinawi ang sampung utos na matandang tipan bagkos ay patuloy itong pinaiiral hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo? Eh, hindi ba't ikaw mismo ang nagbanggit sa sermon ang sinabi ng Panginoong Hesus na hindi siya pumarito upang sirain kundi ganapin ang kautosan? Hindi ang kahulugan nun ay naparito si Kristo upang tuparin ang sampung utos. Sinabi niya lamang yon para patunayan na ang kautosan at ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpapatotoo ng pagsusugo sa kanya ng Diyos. Sapagkat sa aklat ng mga kautosan at sa aklat ng mga propeta, mayroong propesiya na nagpapatotoo ng pagkasugo niya. Kaya sa ibang talata sa Biblia, halimbawa sa 1:5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Si Kristo ang katuparan o kaganapan ng mga hula sa Mesiyas na mababasa sa aklat ng kautosan at ng mga propeta. Eh, Peles, siguro dapat sa mga kapwa mo ministro sabihin yan. May nais sabihin si Pastor Felix
manalo. Mga kagalang-galang nakapamatok, ako ay nananalig na napakahalagang usapin ang tungkol sa tamang doktrina. Sapagkat kaluluwa ang nakataya kapag nagkamali tayo sa pagkakaunawa sa Biblia, sinasabi ng mga iglesia ebanghelika na ang tao ay hindi aaring ganap sa pagsunod sa kautusan, kundi sapat na ang sumampalataya lamang. Samantala, itinuturo naman sa Adventista na hinihingi sa mga Kristiyano ang pagganap sa mga kautusan kasama ng pangingilin ng Sabat. Tama ang mga ebanghelyo. Dahil wala nga namang bisa ang pagsunod sa mga kautusan kung ang mga kautusan tinutukoy ay ang mga kautusan ni Moises. Dahil ang mga kautusan ito ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Pastor Manalo, do you think we can easily give up what has been taught to us by the prophet of God, Mrs. Ellen White? We have professed to and have been teaching it for a long time. Ako man ay hindi makakapayag na magpatuloy sa pangangaral ng isang doktrinang pinag-aalinlanganan ko dahil hindi kasangayon ng Biblia. Mga Ginoo, nauunawaan kong hindi ninyo matatanggap ang isang bagay na hindi ninyo pinaniniwalaan. Kaya sa tingin ko ay, hindi talaga may iwasan na maghiwa-hiwalay tayo ng landas. Ngunit kayong lahat naman dito ngayon ay mamamalaging mga kaibigan ko. Sapagkat ang hindi ko lang kayang mahalin ay yung maling aral at hidwang pananampalataya. Ata. Ano nangyari sa'yo? Babalik na tayo ng Maynila. Tumiwalag na ako sa Adventista. Saan tayo tutuloy? O, ata, asikasuhin mo sila. Opo. Tsaka yung mga pinggan na pinapalindisan ko, kanina ba yun, ha? Tapos na po. Hindi po pwede dito yung babagal-bagal, ata. Perez, yung niluluto mo dyan na tinola, ano pong nangyari dyan, ha? Malapit na po. Perez! Dito na lang, ho. Sebio! Perez! Kumusta ka? Siya nga pala. Si ata, ang aking may bahay. Siya si Sebio, yung kinukwento ko sa inyo, nakasama ko sa negosyo. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Napadaan ka. Nabalita ako sa tipas na umalis ka na raw sa pagkapastor. Narito ko nga raw, kinakasanang. Pero alam ba, Peles, hanggang ngayon, ay nakakaraos pa rin ating tinayong sombrerya. Eh bakit ka nalang bumalik doon? Dito. Itong bayan. Salamat po, Don Pablo. Paano? Hanggang sa susunod. Salamat. Salamat, Peles. Peles, halika na. Mag-almusal na tayo. Peles, baka pwedeng itong darating ng linggo, eh, bumalik na tayo sa pagsamba. Total naman, dinalaw ka ng mga dati mong kasamang ministro sa Sabadista. Yan nga ang bumabagabag sa akin kagabi pa. Pero nakapagpasya na ako at hindi na tayo babalik doon. Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa relihiyon o sa Diyos? Hindi ang Diyos at ang paglilingkod sa Kanya ang tinatalikuran ko. Tutol na tutol ang kalooban ko sa pinangaral ng mga relihiyon na tahasang sumasalungat sa Biblia. Peles, mahirap isipin. Nung nasa Katoliko ako, linggo-linggo akong dumadalo ng misa. At nung naging Sabadista ako, panayan din ang aking pagsamba. Lalo pat naging diakonesa ako. Akala mo bang madali para sa akin na magpalipat-lipat ng relihiyon, ata? Hindi. Mabigat sa kalooban ko habang pinag-iisipan ko ng mabuti. Pero ang talaga nagtutulak sa akin para magpasyang umalis sa isang relihiyon, bakit ako mananatili sa mali? Pele, sobrang dami ng tao sa Luneta noong Lunes, ano? Ako'y hanga kay Komisyonado Quezon sa pagsasali niya sa Kastila habang nagtatalumpati si Governor Harrison. Magtaki mong ang daming nagtipon noong araw na yon, halos lalagpas ng 100,000.
Baka sa tingin niya, nasa daming iyon ay napakaraming tupa na masarap pangaralan ng Biblia. Alam ko hindi pa rin naaalis sa isip ni Peles sa pangangaral. Tama ba ako, Peles? Dapat na pa ni pangaral ang Biblia. Dahil ay susulat dito ang mga salita ng Diyos. Mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Sa palagay ko, simula na naman to ng argumento tungkol sa Diyos at sa mga relihiyon. Ah, kapag maunlad na ang karunungan ng tao at ang siyensya, at kapag marami na ang nakakapag-aral, mawawala ng relihiyon. Dahil hindi na ito kailangan ng tao. Pati na ang paniniwala sa Diyos. Hindi ba, Peles? Yung hindi tunay na relihiyon at yung hindi tunay na Diyos, yun ang hindi kailangan ng tao, pare Yuso. Tama yun. Ikaw, Peles, hindi ba ikaw na rin na nagsabi na wala isang mang tunay sa mga relihiyong isa-isang inaniban mo? Nanggaling ka na sa Katoliko. Naikwento sa akin ni Seven na umakat kayo ng bundok Banahaw. Sumama ka na sa Colorum ni Hermano Pule. Sumama ka na sa mga Protestante. Ilan pa bang sasamahan mo? Kaya nga kailangan hanapin ang tunay na relihiyon. Aber, alin ang tunay na relihiyon kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ito matagpuan? Gano'n ba katagal mula na humiwalay ka sa huling relihiyon na sinamahan mo? Wala ka pa naman sinasama ang iba. Ang sinasabi naman namin sa iyo ay, makiisa ka na sa grupo namin, mga freethinker. Kanino? Sa mga kagaya mong ateyo? Yung mga wala Diyos at hindi naniniwala sa Diyos? Nakinig naman ako sa inyo. Sinubukan kong unawain ang inyong mga argumento. Ngunit hindi ako nakumbinse sa mga argumento ang inihain ninyo sa akin. Bagkos, mas lalo pang tumibay ang paniniwala ko sa Diyos. Dahil kung talagang sinasabi niyo walang Diyos, abay sana lang nanggaling lahat ng bagay sa San Sinuko. Alam mo, malinaw naman ang sagot namin sa iyo, Peles. Ang sinasabi namin ng lahat ng iyan ay bunga ng katalagahan. Eh, sa maniwala ko sa inyo na katalagahan ang pinanggalingan ng lahat ng bagay, eh mga hawak na lang ako sa sinasabi sa Biblia. Katulad ng sinasabi sa Hebreo 3:4, na ang lahat ng bahay ay may nagtayo at ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Asan ang Diyos, Aber? Kung hindi mo naman siya maipakita sa akin. Ikaw ba'y naipakikita mo ang katalagang iyong sinasabi? Nakita mo ba mismo na lahat ang bagay ay nanggaling sa katalagahan? Hindi ba't iniintindi mo lang ang iyong sinasabi sa pamamagitan ng tinatawag nating pananampalataya at hindi na katuwirang sinasabi mo? Paano ka naniniwala sa Diyos kung hindi mo naman siya nakikita? Sinasabi sa Biblia, sa Roma 1:20, ang aking sinasampalatayanan na ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat anto ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. At sa aklat ng mga awit, sinasabi, ipinahahayag ng langit ang kalwalhatian ng Diyos at pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Lahat ng ito ay gawa ng karunungan ng Diyos. Yan ang hirap sa'yo, Peles. Lahat sa Biblia mo ibinabatay. Akala ko ba'y humiwalay ka na sa mga relihiyon dahil wala ka kamang makitang katotohanan sa mga ito? Yung mga relihiyong hindi nagsasalig ng lahat ng aral na sa Biblia, yun ang mga iniiwalayan ko. Hindi ang Biblia, Lucio. Uy, paano ngayon yan? Kung ang lahat ng relihiyon ay hindi nagsasalig ng paniniwala nila sa Biblia, aling relihiyon to kung meron nga? Nasa sa'yo kung anong gusto mong paniwalaan. Pero bagaman, sinubukan kong kung matatanggap ko ang inyong pinaniniwalaan bilang mga libre pensador at mga ateo. Pero sa mga naririnig kong inahay na argumento sa akin, wari ay hindi ko matatalikuran ang katotohanan na ang Biblia ang magtuturo kung alin ang tunay na relihiyong sa Diyos. Sumipa na naman siya kanina. Ano kayang anak natin, babae o lalaki? At kung lalaki, ano bang gusto mong ipangalan sa kanya? Pero paano kung babae? Peles. Peles, ano na naman bang iniisip mo? Hindi ko pa rin matagpuan ang relihiyong lubos na sumasalig sa Biblia. Ngunit hindi maaaring walang tunay na relihiyon. Ano ba yung sinusulat mo? Ipadadala ko to sa lahat ng mga relihiyong pinanggalingan ko para makita nila ang diferensya ng kanilang tinuturo sa mga aral ng Biblia. Kung tanggapin nila, salamat. Magkakaisa ng lahat at wala nang magtatalo-talo. Mabuti kung mapansin nila yan. Napakatagal na nilang tinataguyod ang mga tinuturo nila. Ata, hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nagagawa ito. Hindi din ako mapapanatag na ganito ang kalagayan natin. Wala tayong kinaanibang relihiyon. At wala tayong dinadaluhan na pagtitipon.
na sumasamba sa Diyos. Ata, magtiis na muna tayo habang puspusan kong pinag-aaralan ito. Maghahanda muna akong pananghalian. Sige, huwag mo muna akong gambalain. Lalabas na lamang ako kung may kailangan ako o kaya't pagtatapos ko na ito. Panginoon kong Diyos, bakit mo ipinaunawa sa akin ang mga katotohanan ito? Ano po ba ang ibig mong gawin ko? Alam mong hindi ko matitiis na hindi ito ihayag sa mga tao. Pero sino ako upang gawin ito? Hamak ako at walang halaga sa mundo. Tulungan mo ako. Alalayan mo po ako. Huwag mo akong iiwan pagkat ikaw ang lakas ko. Ata! 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 Feliz, madali. Feliz? Naku, akala ko kung anong nangyari sa'yo. Tatlong araw at tatlong gabi ka nagkulong sa kwarto. Tatlong araw at tatlong gabi? Oo. Ni hindi ko man lang namalayan ang paglipas ng oras. Buhos na buhos ang loob ko sa mga ginagawa ko. Eh ano, natapos mo ba? Oo. Alam ko na ngayon ang kahulugan ng tunay na reliyon. Tiyak na matutuwa yung mga kasama ko sa pinanggalingan ko reliyon kapag ka napakinggan nila. Pupunta ko sila. Teka, teka. Kain ka muna. Ipaghahanda kita. Halika. Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang Biblia. Dahil mali ang tinuro sa atin ng mga Amerikanong pastor na umakay sa atin sa reliyong ito. Hindi sa Sabat may liligtas ang mga tao. Tumigil ka, Peles. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Felix, ano nangyayari sa'yo? Puro kasinungalingan na ito. Puro kahibangan lang ang sinasabi mo. Wala, Felix! Wala sa Biblia ang mga sinasabi mo! Naisabang ka ba, Felix? Hindi kami naniniwala sa'yo! Hindi mo ba sinasabi? Wala! 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 Wala!
Oh, ano nangyari? Kamusta ang lakad mo? Sarado ang mga utak ng mga nakausap ko. Gayong wala naman akong pinahahayag na sarili kong opinyon. Bagkus ay pinakita ko lamang ang mga nakasulat sa Biblia. Sandali, kukuha kita ng tubig. Peles, ang mabuti pa siguro, itigil mo na muna yung ginagawa mo. Bumalik na lang tayo sa... Ata, hindi ako pwedeng tumigil. Nagtungo ako sa mga kasama ko sa misyong Kristiyana. Yung mga ibang naging malapit sa akin noon nang sinabi, handa raw silang makinig sa mga sasabihin ko at sa mga gustong ipahayag sa akin ng Diyos. Ang ibig mo sabihin, mangaral ka ulit? Oo. Pero anong relihiyon ang ipangangaral mo? Wala nga tayong kinaaniban. Iyong nasa Biblia, ang iglesia ni Kristo. Pagkatapos, saan ang iglesia mo dadali ng mga tatanggap sa ituturo mo? Natural. Sa iglesia ni Kristo. Peles, nasaan nga yun? Diyos na ang bahalang magturo sa atin. Kailan mo sisimulan? Sa lalong madaling panahon, hindi natin tumaring pagpaliban at kailangan natin kumilos kaagad. Tayo? Bakit tayo? At anong kilos? Pupunta tayo sa Maynila, sa Punta Santa Ana. Nagtatrabaho sa AGNP yung mga kasama ko noon sa Misyong Kristiyana na nag-imbita sa akin para mangaral ako doon. Kasama ba ako? Doon tayo mamamalagi habang tinutupad ko ang misyon natin. Saan naman tayo tutuloy doon? Diyos na ang bahala sa atin. Peles, nakalimutan mo na ba ang kalagayan ko? 5 buwan ang tiyan ko. Hindi sa hinahadlangan kita dahil ako pa ang laging nagsasabi na hindi ako mapapanatag hanggang wala tayong relihiyong kinaaniban, pero hindi ko naman siguro kailangan ipaliwanag sa'yo ang kalagayan ko. Alam mong malapit na ako magsilang. Mahalaga itong tutuparin natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tinitiyak ko sa'yo, ata. Kasalanan din kung hindi ko tutuparin. Dahil sinasabi sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Na po isipin yung pasahe. Marami pa naman pagkakataon eh. Sa susunod lang. Maraming salamat. Alam ko noon na maraming kasapi sa Misyon Kristiyana dito sa lugar ninyo. Hanggang ngayon po. At interesado silang makinig sa ipinangangaral ninyo. Yanong, alam mo ba? Isa si Pastor Manalo sa mga kilalang mangangaral dito sa Maynila. Naririnig ko nga na may Manalong nangangaral noon malapit dito sa may punta. Pero hindi ko po naririnig ang inyong pagtuturo. Mamaya siguro. Ipahintulot nawa ng Diyos na tayo'y ipaunawa sa mga kalooban niya. Pastor, saan nga pala po kayo tutuloy mamaya? Maghahanap na lang kami ng matutuluyan malapit dito. Mahirap po yun. Mabuti pa. O kapihin na muna nyo ang isang silid dito sa may posisyon. Huwag kayong maglala dahil ako naman na nangangasiwa.
sa lugar ng mga obrero dito. Nandun daw si Pastor Manalo kay Leonard. Tana, anong ginagawa niyan dito? Di ba't sabadista na yan? Hindi na raw, sabi nila. Ewan ko ba? Pakinggan natin kung anong sasabihin niya ngayong gabi. Oh, hindi siya Pedro, oh. Halika dito, sumama ka na rin ito. Tomas! Tama ka pakinig tayo. Tuloy kayo. Buti na isama mo kapatid na Digo at Pedro. Halika! Magandang gabi po, mga kaibigan. Magandang gabi. Sa aking pag-aaral ng iba't ibang relihiyon, ay nakita ko kung papaano ang pinagkaiba-iba ng paniniwala ng relihiyon at ng mga tao. Nangyayari po ito dahil hindi sa Biblia o sa banal na kasulatan ang pinagsaligan ng kanilang mga utos at gawain. Kung ginamit naman ito, ay dinagdagan, binawasan, o di kaya'y binigyan ng maling pakahulugan ang mga nilalaman nito. Hindi naman katakataka na hindi sila makaunawa. Sapagkat ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay natago sa hiwaga ayon sa Roma 16:25. At ang pinagkalooban lamang na makaalam ng hiwagang ito ay ang mga hinirang, katulad ng mga apostol ni Kristo noong kapanahunan nila, na binabanggit naman sa Marcos 4:11-12. Mayroon po tayong mababanggit na mga aral sa iba't ibang relihiyong itinuturo na hindi isinasalig sa banal na kasulatan. Gayong ito ang itinuro ng apostol na siyang dapat maging gabay sa mga tao. Sapagkat sinasabi sa 2 Timoteo 3:15-16 na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kaya nang matapos pong magpalipat-lipat ako ng relihiyong aking inaniban, noong ako'y nagsasaliksik at sinisikap na masumpungan ang tunay na iglesyang may liligtas, ako ay kinahabagan ng Diyos na pagpaunawaan niya ng kanyang mga salita. Maaari po ba magtanong, Pastor? Maaari. Ngunit meron lang akong gustong linawing isang bagay. Ako ay wala pang pinapastulan magmula nung humiwalay ako sa huling pangkating pangrelihiyong kinabilangan ko. Tawagin niyo na lang akong kapatid. Tungkol po roon ang ibig kong itanong. Ano pong relihiyong ay tataguin ninyo ngayon? Ang ipinangaral ko, katulad ng narinig ninyo kanina, ay ang mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan at itinataguyod ng iglesyang itinatag ni Hesukristo na nakasulat sa Biblia. Mawalang galang po. Ano po ba ang pangalan ninyo, kaibigan? Federico Inocencio po. Dikong po ang tawag sa akin dito. Kung mamarapatin po sana ninyo, makagawa sana tayo ng ganitong pag-aaral gabi-gabi. At magkaroon na rin po kami ng pagkakataong maintindihan po yung itinuturo ninyo. Gagawin po natin. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossas 1:18 na ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ano-ano bang bumubuo ng katawan? Mga sangkap. At sino-sino ang mga sangkap na yon? Nilinaw ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang mga miyembro ng iglesia ang tinutukoy na sangkap ng iglesyang katawan ni Kristo. Sa tingin nyo, hindi kaya masyadong malaki itong lugar? Hindi, tingin ko tama lang ito. Tila malaki lang kasi wala pang tao eh. Pero nakita nyo naman kung nangyari sa bahay ni Inar, hindi ba? Oh. Ilang araw pa lang, napuno na kaagad yun. Kaya nung nagsimula naman, tayo-tayo lang din ah. Oh, pag magtutuloy-tuloy lang ito, di masigurado ako mapupuno din ito. Sino ba ang ipinagkaloob ng Diyos na dapat sampalatayan ang magiging tagapagligtas ng kamatayan at magbibigay ng buhay na walang katapusan? Ang Panginoong Hesukristo. Namatay siya para doon sa mga ililigtas niya. Alin po ba ang tinubos niya? Sa Gawa 20:28,
ang sinabi, Iglesia ng Panginoon. Sinong Panginoon? Si Kristo. Kaya ang Iglesia ng Panginoon tinutukoy, yun ang Iglesia ni Kristo. Hoy! Itigil nyo na yan! Oo nga! Itigil nyo na yan! Pare-pareho lang naman yung mga ganyan eh! Ituloy po natin. Ngayon, kailan ba natin masasabi na tinubos na ni Kristo ang ating mga kasalanan? Sa Marcos 16:15 hanggang 16, inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya't mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Mga kapatid, magmula ngayon ay regular nating isasagawa tuwing Linggo ang ganitong klaseng pagkakatipon para sumamba sa Diyos. Ano nga po ba ang mga kalakip sa pagsamba sa Diyos? Ang paghahandog ng mga awit at pag-aabuloy na siyang ginawa rin ng mga unang Kristiyano sa kanilang pagsamba. Gaya na lamang ng sinasabi sa Hebreo 13:16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong limutin. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay nalulugod. Itutuloy po natin ang pag-aaral sa susunod. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo. Maraming salamat po. Salamat. Reverend! It's been a while. It's a pleasant surprise. How's everything with you? I'm fine. And so was the brethren at the Christian Mission. Can I be frank with you? I heard you founded a church. You're wasting your time. You'd be much better off coming back with us. And we'd be happy to have you back. Thank you for your concern, my friend. But this is something I know that I have to do. And by the way, I am not founding a new church. What I am doing is establishing a congregation. And hopefully many more congregations after this one of the Church of Christ and the church founded by Christ during the first century in Jerusalem. This is no different from what the Apostle Paul did in the Gentile world. Well, I know you all too well, my friend. And when you've made up your mind, you can be very stubborn. At least, if you fail, don't tell me I didn't warn you. Good day, Felix. Thank you again for your concern. Tungkol saan daw yun, Felix? Si Reverend Doherty ng Misyong Kristiyana, hinihimok niya akong magbalik loob sa kanila. Eh, anong sagot mo? Na kailangan kong ipagpatuloy ang gawain ko sa Iglesia ni Kristo. Oh, ano nangyari sa'yo? Wala. Sumisipa na naman siya. Mukhang gustong-gusto niya nang lumabas eh. Kabuhanan mo na kasi. Tama-tama, pagkapanganak mo, kagawa na tayo ng mga bagong gawain sa ibang lugar. Eh, paano mga kapatid dito? Ipinaliwanag ko na sa kanila na kung hindi nila ako makikita ng Lunes hanggang Sabado, ay naririto naman ako ng Linggo sa araw ng ating pagsamba at ako ang mangangasiwan ng pagsamba nila. Ano mang hingin nilang payong spiritual ay nariyan naman si kapatid na Federico at kapatid na Tana. Eh, saan tayo pupunta? Sa Tipas. Serapio, dito lang sa ating baryo galing yan si Manalo. Anong may tuturo niyan sa atin na hindi pa natin alam? Oo nga, ginugol lang niya paniniwala natin. Pati pagdarasan natin sa mga santo, tinutuligsa. Bawal daw sa Biblia. Pag sumapi ka raw dyan, bibinyag ang kauli. Nako eh, dapat pala itong si Bekto ang sumama dyan. Para pag nabinyagan eh, mapalitan ang pangalan! Sandali. May naisip ako. Sa makatuwid, ang anak ng Diyos, si Kristo mismo ang nagtuturo sa atin kung sino ang iisang tunay na Diyos.
yan ay walang iba kundi ang Ama. Ang nag-iisang Diyos na nasa langit. Ngunit ano nga ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tulog ba yun? Tulog! Nababati sa atin! Saan ang pagaling yun? Ayun! Diyos! Nabulit natin yun! Sigawan sila! Sino ba ang mga yun? Serapio, ikaw pala yan. Sige na! Huminga ng tawad! Sige na, huminga kayo ng tawad! Hindi na, hindi na kailangan. Ang mahalagay na himok mo si Serapio na makabalik dito para makapakinig ng aral. Mabuti pa't bumalik na kayo sa ating mga pwesto at ituloy na natin ang pag-aaral. Pakibigyan nga ng upuan si Serapio at ang kasama niya. Halika, maupo kayo. Kamanalo. Serapio, nagagalak ako't nakapakinig ka ng aral ngayong gabi. Sana makadalo ko ulit sa susunod. Patawarin mo ako, Peles. Serapio, kung ang kapilyuhan mo nagdala sa'yo dito para makapag-aral, sino ba naman ako para usigin ka? Maraming salamat, kapatid Manalo. Maraming salamat din at binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na kumatok dyan sa puso mo. Dadala ko ulit bukas. Kahit araw-araw pa. O, sige. Mag-ingat ka. Salamat. Katino, kamusta ko kayo? Mabuti naman. Alam mo, Peles, kanina ko pa pinakikinggan yung tinuturo mo. Nagtatanong ka lang, tapos ang sagot binabasa mo sa Biblia. Kaya wala akong masasabing laban sa mga tinuturo mo. Dahil hindi ko pwedeng punayin ang Biblia. Kayo ba hanggang ngayon ay preacher ng Misyon Kristiyana? Oo. Ang sa akin lang naman, Peles, ang gusto ko lang malaman ay kung yung bang tinuturo mong iglesia ay nakarehistro sa pamahalaan. Dahil kung hindi, sabi parang igle-iglesyahan lang yung mga pinangangaral mong yan. Kaka? Kaka, natatandaan mo ba ang kababata kong si Peles na ngayon ay pastor na? Magandang araw po, attorney. Magandang araw naman. Maupo ka. Ano bang aking may paglilingkod sa'yo? Nais ko po sanang magpatulong sa pagpaparehistro sa gobyerno ng Iglesia ni Cristo. Ang balitang nakakarating sa akin, kontra sa mga aral ng iba-ibang relihiyon ang iyong pinangangaral. Dahil aral sa Biblia ang ipinalalaganap ko. Alinmang relihiyon ang nagtuturo ng wala sa Biblia o kaya'y salungat sa mga turo ng Biblia, hindi maiiwasang makasalungat ang aking pinangangaral. Pero alang-alang sa katotohanan, hindi maaaring hindi ilantad ang mga maling aral. Pero nag-iisa ka lamang. At ang mga makakalaban mong mga relihiyon ay marami at malalaki. At suportado ng malalaking organisasyon sa pinagmulan nilang bansa. Aba, parang pinapatag mo ang mga nagtataas ang bundok na gamit lamang iyong mga kamay. Attorney, hindi po ako nangahawak sa sarili ko dahil sino ba naman ako. Basta tutuparin ko ang aking bahagi sa gawain ito. Bahala na ang Diyos kung anong ibig niyang ibungan nito. Mangyari ang kanyang kalooban. O sige. Tutulong ako. Bakit hindi? Maraming salamat. Sisikapin kong ihanda ang lahat ng kailangan gastusin sa pagpaparehistro, attorney. Huwag mo na akong alalahanin. Magandang araw po. Magandang araw naman. Hintay po lamang, umupo muna kayo. Magandang araw po. Umupo muna kayo. Salamat po. Attorney Natividad. Attorney, matatapos na kaya ngayon ang ating pagpaparehistro? Oo nga po. Ilang beses na rin po kami pabalik-balik dito. Siguro, mapagtitibay na ngayon. Kinumpleto naman natin lahat ng mga dokumentong kinailangan nila. Antay-antay lang tayo.
Ginoong Morte, Ginoong Manalo, pakipirma lang po. Binabati ko po kayo. Rehistrado na po kayo. Ata? Hoy, Peles, halika. Pumasok ka na. Bakit parang ang saya mo? Halika, umupo ka muna dito. Kamusta ang lakad yun nila, attorney? Narehistro ng iglesia. Tingnan mo. Talaga? Oo nga. Naku, sandali. Ikukuha kita ng tubig. Umupo ka muna. Mabuti pa, magpahinga ka. Ipaghahain kita ng pagkain para makakain ka na. Nawala na ang pagod ko. Lalo ngayon nakita kita at ang anak natin. Mas lalong napanatag ako ngayong nakarehistro ng iglesia. Wala nang maaaring tumawag sa kanya ng iliglesiahan lamang. Eh, anong balak mong gawin ngayon? Ngayong Linggo, sa ating pagsamba, babalita natin to sa mga kapatid natin sa Tipas, sa Santa Ana. Para naman sumigla sila. Tiyak na matutuwa sila. Ngayong rehistrado na ang iglesia, wala na makakapigil sa pagpapalaganap natin ang salita ng Diyos. Kaya't maganda ka. Dahil magsisimula tayo ng gawain sa Pateros. Saan tayo sa Pateros? Sa poblasyon. Naalala mo ba yung nabanggit ko sa iyo, Anduwagi? Si Mang Oyong. Si Honorio Kagalingan. Oo, oo. Baka kasi mapapayag ko siyang gamitin yung kanilang silong ng bahay para pagdausan ng mga pulong natin. Sige. Paano? Alis na muna ako. Oh, sandali, hindi ka pa kumakain. Kumain na kami kanina ni Atty. Pagkatapos mo parehistro. Peles, kanina pang tanghali yon. Kailangan ko na lumakad at kailangan ko makiusap si Mangoyong. Ha? Sige na nga. Mauna na muna ako, Pilar. Peles, mag-ingat ka, ha? Oo, mahal ko. Sige, umupo ka muna. Oh, basang-basa ka, Peles. Bakit ka naman nagpaulan? Eto ang pamalit mo. Ba't ka
ka naman nagpaulan. Mainit ka, Pelas, ha. Mainit mo. Wala ito. Taas ang mo. Itutulog ko lang siguro na ilipas din. Pelas, pumunta tayo sa doktor. Huwag mo na. Patawag mo na lang muna si Kahanwari mo. Para may panalangin ako. Pelas, maghinay-hinay ka naman. Hindi ka pa lubos na magaling. Eh, halika, mag-almusal ka muna. Hindi na ata. Nag-aantay na ang mga kasama. Ata, hindi ako maaaring magbagal sa gawain. Daan-daan ng mga kapatid natin ang pinangangalagaan. Napakarami na nakagayak na sa bautismo at marami pang kailangang akayang makinig. Diyos na ang bahala sa akin. Ito naman yung mga gawain niya. Oo nga, pero kaya na ba ng katawan mo? Baka mamaya magka-pulmonya ka niyan. Ata, ang totoo niya ay nung ako'y may sakit na nakaratay, madalas kong panalangin na palakasin ako kagad. Dahil palagay ko, panahon na para dalhin itong mensahe ng kaligtasan sa lugar kung saan mas maraming tao. Sa Tundo. Sa Tundo? Tao po! Magandang araw po! Magandang araw po. Ako po si Felix Manalo, mangangaral po ng Iglesia ni Cristo. Ako naman po si Quintin Rivera. Ano po sa atin? Mangyari po kasi ako'y naghahanap ng isang bakanting lugar na pwedeng pagpulungan upang ipangaral po ang salita ng Diyos. Malaki po ang aking bakuran, kaya lang hindi ko naman masisiguro na may dadalo para sa inyo mamaya. Sisimulan po natin ng maaga ang pagpupulong para meron pa pong mga taong nagdaraan. Kung sakali pong may magdaan pa dito mamaya, eh baka pauwi na rin sila. Hindi po bale. Kung maaari po sana ay makikisuyo na lang ako ng mga mahihiram na lamesa at mga upuan na pwedeng magamit. Sige po, Pastor. Gagawin ko ng paraan. Maraming salamat po, kaibigan, at babalik na lang po ulit ako mamaya. Sige po, hintayin ko po kayo. Pero wag po kayong umasa na may dadalo, ha? Meron po. Nandito ko kayo. Oo nga pala. Salamat po ulit. Oh, Tiencho. Tama-tama ang dating mo. Meron dadating dito mamayang gabi na mangangaral ng Biblia. Bakit? May bago ba tayong kura-paroko? Wala naman. Kaya lang, pumunta ka na rin para makapakinig ka na rin. Eh, magsama ka na tuloy ng mga makakasama. O sige. Ihambing ninyo ang mga aral sa Biblia sa mga aral na ipinatutupad ninyo. Kung ito ba'y nakasulat sa Biblia o salungat sa mga sinasabi nito. Maraming salamat po sa inyo. Wala ka naman. Nagustuhan kong pagtuturo mo at marami akong natutunan. Pakiwari ko'y marami din sa mga dumalo kanina dito ang gustong bumalik upang makinig sa inyo. Kung ganun ay babalik ako bukas. Mga kasama! Mga kaibigan! Itong iglesia pong aming ipinaglilingkod sa inyo ay nasa salig ng lubos sa Biblia. Ganyan din po kaya ang inaaniban ninyong iglesia? Habang may oras pa, ay itigil na po natin ang maling pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Dito to yan! Dilokin! Yan! Kapatid Manalo, pwede ba namin habulin yun?
pakaabutan pa namin, kapatid. Mga kapatid, huwag natin papatuloy ng mga nangungusig. Huwag kayong makikipag-away. Lagi niyong tatandaan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung siya na ating Panginoon ay pinag-usig, tayo ng mga kanyang alagad ay hindi makakaiwas na pag-usigin dahil sa pagsunod sa kanya. Yun ang mga mangungusig. Ngunit wala tayong ginagawang masama. Mga kaibigan, mga kasama, ipagpaumanhin po ninyo ang nangyaring kaguluhan. Kung maaari po sana, ay magsiupo po ang lahat dahil ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral. Ginoo, isa po akong pastor ng Iglesia Adventista Septimo Dia. At may tanong po ako. Ano po yun, Ginoo? Wika nyo po ay may mga pagsambang ipinatutungkol ng tao sa Diyos na hindi tunay. Ibig nyo bang sabihin, mga Ginoong mangangaral, na hindi lahat ng paglilingkod at pagsambang ginagawa ng tao para sa Diyos ay tinatanggap niya? At sino ba naman kayo para magsabi nito? Nakausap nyo ba ang Diyos? Hindi po ako ang may sabi. Inuulit ko lamang po ang nababasa sa Biblia ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ni Juan 4:23. Sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po lahat ng mga mananamba ay tunay. Dahil kung tunay ang lahat ng mananamba sa Diyos, hindi na po bibigyan ng diin ni Kristo ang kanyang pahayag na ang tunay na mananamba ay hinahanap at hinihintay ng Diyos na sumamba sa Kanya. Hindi namin tinututulan ang binasa mong talata ng Biblia, kundi ang pag-angkin mo na ikaw at ang iglesia, iglesyahan ay pinangangaral mo ang nasa katotohanan. Paano kayo ang nasa katotohanan? Eh, itinuturo mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo, kanino nang galing ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos na tunay? Pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Kristo sa Juan 8:40. Datapwat pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Ginoo, magandang gabi. Ako naman ay pastor ng Metodista. Hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, Ginoong Manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, Ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na nagmula sa akin. Ang lahat po ay pawang nasa Biblia lamang. Anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesyang ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesyang kinaaniba namin ngayon? Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia.
at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Malinaw po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. At ano po ang pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesyang totoo. Iglesyang kay Kristo, iglesyang sa Diyos. Oh, baka naman bumalik lang ang boses mo, abusuhin mo na naman ang katawan mo. Hindi nakakaunting hirap at sakit ang pinagdaanan mo, Peles. Natin. Aba, hindi dapat bilangin ang pinupuhunan sa paglilingkod. Hindi ko binibilang para isumbat kanino man. Hindi mo ko narinig na dumaing sa kahit anong pinagdaanan natin. Nag-aalala lang talaga ako sa kalusugan mo. Ilang beses man ako nagkasakit. Dahil tao lamang tayo na dinadapuan ng karamdaman. Pero ganun kadalas din akong pinagagaling ng Diyos. Alam ko naman yun. Hindi mo lang maaalis na mag-alala ko sa'yo. Mas lalo ako mag-iingat. At paglipat natin ng tirahan sa tundo, magsisimula na akong magsanay ng mga katuwang sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pangangasiwa ng pagsamba. Ang pagkaministro ay tawag ng Diyos. Matapang siya sa paninindigan, katulad ng mga apostol ni Kristo. Palibhasa'y nakatalaga na ang kanyang sarili, ang kanyang buong pagkatao sa gawain ng Diyos. Kapatid na Ponce, ilang buwan na bang nakalipas mula nung nangampanyan tayo sa Peñaranda? Mayroon na bang nagpabautismo? Hindi na ho nagpatuloy yung mga nakinig. Tunay na ebanghelyo ang hinahatid natin sa mga tao. Kaya dapat, tayo ang unang lubos na nananalig na ang itinataguyod nating gawain ni sa Diyos. Kapatid na Turla, kapatid na Simbilyo, kamusta naman ang mga gawain natin sa Pampanga? Masigla po. Maraming nakikinig. Mayroon bang mga nagtatanong? Noong isang gabi po ay pinaulan kami ng tanong. Lamang ay may mga nagtatanong din para lang makapang-usig at may pahiya kami. Sa awa po ng Diyos ay nasagot namin isa-isa. Kaya lang, nagsialis po. At maya-maya ay pinaulan naman ang bato ang pinagdarausan namin ng pulong. Ganyan din po ang ginagawa sa aming mga pagpupulong. Oo nga po eh. Pati na sa mga dako ng gawain dito sa tundo eh, binabato din. Maging alerto lang kayo. Ngunit huwag ninyong papatulan. Maliit tayo. At hindi sila sangayon sa mga tinuturo natin. Kaya ganyan ang trato nila sa atin. Subalit kahit tayo ay kakaunti, may tataguyod nating itong gawain ng Diyos kung tayo'y magpapakatatag at magkakaisa. Sapagkat ang Diyos ang ating lakas, may lakas sa pagkakaisa. Kapatid na Leoncio, tatlong taon mong pinahiram ang iyong tahanan para may magamit na pagsambahan ng mga taga-tundo. Sa darating na linggo, ay ililipat na natin dito ang pagsambahan. Kaya maraming salamat sa iyo. Wala nga naman po yun. Kinagagal ako pong makatulong sa iglesia at pati na rin sa iyo. Matutuwa po ang ating mga kapatid at magiging maayos na ang ating pagtitipon dito sa bagong kapilya. Ang higit sa lahat na malulugod ay ang Diyos. Pagamanyari pa lamang sa kahoy at sa wali dahil yun lamang ang nakayanan natin sa ngayon. Sumampalataya kayo na darating ang panahon na makapaghahandog tayo ng malalaki, magaganda, at mga dakila pang mga sambahan na mas kalulugod niya. At kanilang igawa ako ng isang santuwaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang Diyos po ang nagutos sa kanyang bayan. Noong pamanguna na siya'y igawa o ipagtayo,
ng santuary. Bakit po ba mahalaga ang pagkakaroon ng isang maayos na lugar na pagdarausan ng pagsamba? Sapagkat noong itinuro ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, ang mga tagubiling dapat matupad sa pagsasagawa ng pagsamba sa Diyos. Sa buong Kapitulo 14 ng kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, sa versikulo 40, datapot gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kamusta na ho kayo? Mabuti po at nakita nyo itong itinayo naming kapilya. Mabuti naman ako, Pastor Felix Manalo. Maganda ang pagkakayari ng kapilya ninyo. Ito po ay pinagtulong-tulungan itayo ng mga kapatid. Ano po bang ipag-ilig mo sa inyo? Napagkasunduan ng mga itinayong grupo ng Ebanghelico. Nabigyan ka ng pagkilala. Di lang pastor at tagapamahala ng Iglesia. Nagagalak po ako sa binalita. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa araw na ito. Ako po naman si Pastor Guillermo Sarco ng Presbiteriana. At kasama din po namin dito si Pastor Victoriano Mariano upang magsalita para sa aming mga pastor sa napaka-importante at napaka-banal na pagtitipong ito. Tinatawagan ko po si Pastor Victoriano Mariano. Ginoong Felix Manalo, nagkaisa kaming mga pastor ng Samahang Ebanghelico na pumarito sa pagdiriwang ito upang buong lugod naming ipahayag ang aming pagbati at pagkilala sa iyo bilang pastor at punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy na ang paglagaw ng bilang ng ating mga kapatid. At lumalawak na ang dakong nararating ng ating mga gawain. Masisigla po sa pagtulong sa mga gawain, mga kapatid at mga kapatid. Kahit marami ang nangungusin. Marami ang kailangan para masunog na mapangasiwaan ng edisyon. Ang mga tumutuligsa at mga nangungusin ay dumarami na rin. Hindi lang mula sa relihiyong kinagisna ng marami sa atin, kundi sa iba pang mga pangkating pananampalataya. Maging sa hanay ng mga atin. Kaya't nakapag-desisyon ako na magtungo sa Amerika para mag-aral sa paaralang pangyayon. Kailangan din nating pag-aralan ang mga posisyon ng iba't ibang pangkating pananampalataya, lalo na't doktrina ang pinag-uusapan kung paano nila inuunawa at ginagamit ang Biblia. Dahil darating ang panahon na hindi lamang mga depensor katoliko ang hahamon sa atin sa mga diskusyon. Kailangan paghandaan natin. Ngayon darating na ba, may gaganapin tayong mahalaga. Silang tatlo lang daw ang ordinahan. Silang pumasok sa pag-aaral ng pagkaministro. Ngunit ilang buwan lang naman naagwat natin sa kanila. Marami din nagawa yung iba sa kapag matatag ng mga pagsamba. Itong si Ponce, sa Gapan, ikaw marami ka ng pabutis mo sa Bulacan. Yun ang pasyon niya. Isinasamo ko sa Diyos ang ating mga manggagawang katulong sa pagtuturo at pangangalaga sa Iglesia na ngayon ay nakatalagang ordinahan para tumanggap ng tungkuling pagkaministro mula sa Diyos ay maging mabibisang kawaksi ng pamamahala sa pagsinop sa Iglesia.
panalangin natin sila na naway puspusin sila ng Diyos ng Espiritu Santo upang mas lalo nilang matupad ng karapat-dapat ang kanilang mga pananagutan sa loob ng banal na minister. Pakabait kayo, ha? At tutulong kayo sa nanay ninyo. Lagi kayong mananalangin. Huwag niyo akong alalahan. Kapatid na siya nang kayo na muna ang bahala sa bahay. Kapatid na Dino. Tiyakin ninyo na mapapangasiwa ng pagsamba at naasikaso ang mga kapatid natin sa mga lokal. Pagsisikapan po naman kami ng mga tabi. Mahal kong ata, labis akong nangungulila sa inyong maghihina at nag-aalala sa inyo araw-araw. Naaayon lamang ako kapag nagpupunta ako na ang lahat ng pagsasakit nating ito ay para sa kapanan ng Iglesyang ating minamahal. Sabit na akong makauwi para muli tayong magkasama-sama. Ngunit kailangan ko pa ng kaunting panahon para sa aking pag-aaral. Sa awa at tulong ng Diyos ay payapa at maayos kami dito. Nagdaos ng kanyang unang kaarawan ang ating bunso kahapon, ika-9 ng Marso. Matatag nang lumalakad si Dorling at malusog ang katawan. Sina Pilar at Abelina, mabilis nang lumalaki. Si Pilar, nakakakitaan ko na ng hilig sa pagkanta ngayon pa lamang. Marunong na siyang sumabay sa pag-awit sa mga pagsamba. Mahal na kapatid, tuloy-tuloy ang mga pananalangin ng iglesia para sa ikapagtatagumpay na iyong layunin sa pagparihan. Sapagkat sumasampalataya kami, ito'y para sa kapakinabangan ng Iglesia. Ikinalulungkot ko pong iulat sa inyo na may lumilikha ng pagkakabahabahagi sa pamamagitan ng mga paghahatid dumapit na nakalinig-halig sa ilang kapatid. Ama, ikaw na po ang bahalang kumabay sa kanila. Huwag mong pababayaan ang iyong Iglesia. Parating baka nyo sa inyo nang di umano yung mga bulong-bulungan ng kapatid ay sina kapatid na Ora at kapatid na Konsel. Opo. At ang bulong-bulungan na araw ko ay bakit hindi
Sinabi bilang kasi nakapatid na oran. Sinabi sa at kapatid na ponse sa mga ordinasyon. Dahil yung tulad namin, eh sila naman daw po eh, kabulong nyo sa mga gawain ng baba. Hindi sila dapat naging sitang ganun. Ipatawag nyo sila bukas na bukas din. Ang pagkaministro ay tawag ng Diyos. Siya lamang ang nakakaalam sa angkop na panahon sa lahat ng bagay. Kaya't alisin na ninyo sa inyong mga isip at puso ang pananaghili. Kapatid, hindi sa amin nagmula ang pagkulang nakarating sa inyo. Ang totoo ay kami pang nag-usang magparating ito kay Tandantino nang sagay malunaksang kagad ito nang hindi na makaligalig pa sa iglesia. Ang sinasabi kong alisin ninyo sa inyong mga puso ang pananaghili ang gawin ninyo. Dahil kung pagkakaila ang gagawin ninyo, ay hindi yan makakabuti. Baka mangyari sa inyo ang sinapit ni Cain, na dahil sa pagkaingit ay pinaslang nito si Abel. Bahala po kayo kung ano nais niyong isipin sa amin. Kung talagang hindi nagmula sa inyo ang alingasgas na ito, ay sana na may tumulong kayo para matigil lang ganitong klaseng bulong-bulungan. Dahil ang mga ito ay lapag sa aral ng Biblia. Sige na, lumakad ka na at asikasuhin mo ang mga gawain natin. Kamusta ang gawain ng kapatid na Ora at Basil? Nakumpirma po namin hindi sila sumisikwat ng gawain. Mana pa ay nililibot po nila ang mga kapatid at lumilikha pa ng usap laban sa inyo. Anong uri ng espiritu ang pinayagi nilang maghari sa kanilang mga puso? Hindi lang karuwagan, kundi kalapastanganan sa Diyos ang ginagawa nilang pagsasalita sa likuran ko. Bakit hindi nila iharap kung may matibay silang pruweba? At kung totoong dalisay ang layunin nila para sa iglesia? Magpatawag kayo ng pulong ng lahat ng mga ministro at manggagawa at may tungkulin. At sabihan nyo rin ng lahat ng mga umakusa sa akin na ihanda nila ang kanilang mga katibayan dahil ganun din ang gagawin ko para pabulaanan ang kanilang mga akusasyon. Panginoon Diyos, ikaw ang nakatatalos ng laman ng puso ng tao. Ikaw ang makatarungang hukom. Kalooban niyo po sana ang maghari para sa kapakanan ng inyong iglesia. Lumalago na ang iglesia. Dumarami na rin ang kapakanan ng mga ito. Nangangailangan ng mas malaking tanggapan doon sa Cali Governor Fortes sa Sampaloc. Dalangin ko lang sa Diyos ay sana wala nang masamang mangyari ulit. Magpakatatag tayo. Dahil maaaring may mga bumangon pang kayong sila nyo. Nangipot tayo ng mga ba. Dahil tinutupad ng Diyos sa mga pangako niya. Mga pangako niya sa iglesia. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. Pagkatapos dumaan sa matinding pagsubok, nililinis ng maigi ng Diyos ang mga sanga na si Kristo ang puno. Upang mas lalo itong makapagpamunga, ang pagbangon ng mga kumakaaway sa mga gawain natin, sa labas man o sa loob ng iglesia nang galing, bagaman para sa iba, ito ay hindi magandang pangyayari. Subalit ipinipihit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ang mga ito ay panggising sa atin.
na lagi tayong maging handa sa pagbabantay, sa pagsasanggalang laban sa lahat ng mga nagnanais na agawin at ipahamak ang mga tupa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umabot na sa 15 ang naitatag na lokal sa Pampanga at ang lalawigang ito ay gagawin nating isang division. Kasama na rin doon ang lokal sa San Fernando, sa Cabiao, pati na rin ang bagong tatag na lokal sa San Roque. Nakapwa matatagpuan sa Nueva Ecija. At isasama na rin natin doon ang mga lokal na nasa Tarlac. At kapag dumami na ang mga lokal sa lalawigang iyon, ay gagawin na rin nating bukod na division ng mga ito. Upang mas lalong masinop na mapangasiwaan ng iglesia. Salitang ang pasugo ang tutugon sa adhika ng Iglesia ni Cristo. Ang kahulugan ng salitang pasugo ay alinmang babala, salita o paabot-sabi, nakasulat man o hindi. Katulad ng mababasa sa Hukom 3:20, at si Aod ay naparoon sa kanya at siya'y nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtag-init. At sinabi ni Aod, ako ay may dalang pasugo sa iyo mula sa Diyos. At siya'y tumindig sa kanyang buwan. Nag-iisipan kong mabuti ang ating magiging pangulong butik sa mga kapatid. Sa palagay ko ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga kasalukuyang nagaganap sa mundo natin. Halimbawa, ang pananakop sa Italia at sa Ethiopia ang ginagawa ni Hitler sa pagsasanib sa Reich sa Sudeteng Aleman. Tila muling nagdidilim ang ulap ng digmaan sa buong Europa. At ang nakakatakot, baka ang buong mundo. Ano pong ibig sabihin ng lahat ng to, kapatid na Manalo? Na may napipintong muling pangkalatang digmaan. Harinawa hindi madamay ang ating bansa. Ngunit kung ang pagngangalit ng mga bansa ay magpapasiklab ng pandaitig na digmaan, hindi dapat lubusang mabalisa ang pananampalataya nating mga Kristiyano. Sapagkat malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia. Pakibasa mo nga, Benjamin, sa Mateo 24:6-7. At mga karirinig kayo ng mga pagbabaka at mga alingaungaw ng mga pagbabaka. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito ay mangyari. Tatapwat hindi pa ito ang wakas sapagkat? Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa. At magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Kaharian
laban sa kaharian. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na noon pa man ay mangyayari ang mga bagay na ito. Nakikita natin sa kasalukuyan ang kaganapan ng mga salitang ito. Kaya dapat ay laging panatag ang pananampalataya natin sa Diyos dahil Siya ang lagi sa ating papatnubay. At hindi niya tayo pababayaan sa anumang panahon. Yan ang panghawakan ninyo at sabihin sa ating mga kapatid. Dahil sa paglala ng tensyon sa relasyon ng bansang Hapon at ang Estados Unidos, binabalaan ang lahat ng mamamayan na maghanda at maging mapagmatid at laging mumatabay sa mga anunsyo mula sa otoridad. Sino sa inyo si Felix Manalo? Ang inyong pong lingkod. Carica, Felix Des. At siya, si Colonel Norosawa, Hepe ng Religious Group ng Hukbong Hapon. Manalo, Sanchi. 1月 27日, Manila United 教会にあって、牧師や聖職者たちが集まるつと、あなたも招待されRevereng Manalo, ikaw ay iniimbitahan na dumalo sa konbensyon ng mga pastor, ministro, leader ng relihiyon na gaganapin sa United Church of Manila sa Enero 27. Nihon, so して Nihon Seifu, Philippine, so して Higashi Asia の建設、これを望むために、すべての宗教指導者の協力を望みます。この点をご理解していただけたら幸いです。Inaasahan ng Bansang Hapon operasyon ng inyong reunion na matupad ang O Prosperity Spill. Sana malinaw ito sa inyo. Sore daw, minasan. Yoy, chichi. Kapatid na Prudensyo, kausapin mo si kapatid na Sandoval dahil kayo ang magiging kinatawang ko sa sinasabi nilang konvensyon. Bukod sa pangakong hindi magdaraos ng kahit na anong pagtitipon, maliban na lamang po sa pagsamba at paghihikayat sa mga kaanib na magtiwala sa kanila, mayroon din pong pangako o sangloob di umano'y iaalok ang gusali at mikoras nitong Iglesia kung kakailanganin ito para sa kaukulang pangmilitar. Isinungitin namin Religious Section ang iyong pag-aaral para posible kabahiran sa inyo bilang isang opisyal ng Brano Federation. Ikin
nararangal ko, Coronel. Subalit, nais kong maunawaan ninyo na ang Iglesia ni Cristo ay hindi kabilang sa mga evangelicals o protestant. Huwag ninyo akong alalahanin na tangaking mga kapatid. Dahil ang aming mga gawain ay pawang upol sa reliyon lamang. Ayon sa mga simulang nakasulat sa Biblia, wala itong kinalamang kahit na sa politika. Your station is not missing. Check your password statements. Send it off. Nanda no kanke. Nihon ku, Higashi Asia no matomeru tame ni subete no shoukyou jidousha no kyouryoku o tsuyoku yousei shiteiru. Shikashi, sekai heiwa no juyousei ya sono shimei nado kishite kyousei degi ni onegai suru mono dewa nai. Owakari desu ka? Pakiramdam nila ay hindi ako makikipagtulungan sa kanila dahil sa ginawa kong hindi pagtanggap ng kanilang alok na pinapanukalang pamunuan ko, federasyon ng Iglesia ng Ebanghelyo. Pero hindi po maaaring maglagay ng kahaligin ninyo. Mas lalong malalagay sa panganibang Iglesia kapag tahasan tayong tumutok. Sa gayong paraan ako mas makakakilos ng malaya sa pagdalaw sa mga lumal kung hindi sa akin nakatuon ng kanilang pansin. Ang pangalan ni Kapatid na Vasquez ang isusumitin natin na mamahala sa Iglesia. Siya ang magiging kinatawan kung magpatawag ang religious section. Kapatid na Sandoval, gumawa tayo ng palibot-liham na babasahin natin sa pagsamba. Mga minamahal ng mga kapatid. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala sa Iglesia. Ito ang gusto ng mga hapon. Tayo'y sumunod. Huwag kayong mabalisa sapagkat sila ang may kapangyarihan sa ating bayan. Ang tungkulin ko ay bigay ng Diyos. Gayun din naman ang inyong pananampalataya. Ako'y nananatili sa Iglesia at sa ibinigay sa akin ng Diyos. Maliwanag sa inyo at sapat sa inyo na tayo nagkakaunawaan, nagaya rin ng dati. Ang inyong kapatid kay Kristo na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos at sa paglilingkod. Nakalagda, kapatid na Felix Y. Manalo. I did not receive my calling from you, but from God. Mga kapatid, I told you not to speak! With all due respect, officer, I must continue my duties to the Lord our God. Mga kapatid, itinataguyod nating mga Iglesia ni Kristo ang kapayapaan lalo na't sa Diyos, sapagkat ito ang banal na layunin ng ating Ama. Kaya tayo tinawag dito sa banal na Iglesia. Halin ng kapayapaan ito na dito tayo tinawag ng Diyos. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo
sa Colosa Stress 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging pagpasalamat. Alin ng kapayapaan tinawag sa atin ng Diyos? Ang kapayapaan na kay Kristo sa pamamagitan ng kaniyang katawan o ng kaniyang iglesia. Kaya mapalad tayong mga kaanib ng iglesia ni Kristo sapagkat natamo natin ang tunay na kapayapaan. Samantala, eh, dito muna tayo. Ata, anak. Mabuting at may nahanap silang bahay malapit sa kapilya. Tatay, bakit kailangan pa nilang kumpiskahin yung bahay at opisina natin sa Broadway? Para sa iglesia yun. May mga batas ang mga Hapon na hindi natin maaaring questionin. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, Erdy, baka sakaling malaman mo ang dahilan nila. Pero sa ngayon, ipagpa sa Diyos na lang muna natin ang lahat. O. Tungkol saan? Sana ako sa pag-aaral ng ako masyaday. Bakit naman? Sayang ang nasimulan. Sa kasalukuyang pong kalagayan ng ating bansa na andito ang mga Hapon, sa tingin ko ay mas makakabuti kung tutulong ako para masino pa mga kapatid sa iglesia. Sapat na po ang mga natutunan ko sa eskwelahan. Mas kailangan ng iglesia ang karagdagang magmamalasakit. Anong ibig mong sabihin? Lulusong na po ako sa ministeryo, Tay. Yan ang pinakamagandang balitang narinig sa mahabang panahon. Tulungan ka naman ng Diyos. May itudulog daw sa ng kapatid na Tino at kapatid na Shana sa iyo. Tulungan mo po kami. Ang anak namin si Elias. Kinuha si Elias ng masundan ng hapon kanina. Kasama ng mga kaibigan niya, mga kapatid na sina Eli Bugarin at Benny Balaran, na mga kapatid natin sa lokal ng Puno. Pagkatapos, may bumaba. Mga kalalakihan na may saklob sa ulo. Mga makabili. Kinuha po yung tatlo, kasama si Elias at pinagbintang ang gerilya. Hindi po totoo yun, kapatid na Manalo. Wala pong katotohanan yun. Bawata! Kapatid na Manalo, nito pong nakaraan linggo po, ako at ang pamunuan ng lokal at ilang mga kapatid doon bumalik sa bayan upang tignan po ang kalagayan ng bahay sampahan. Habang naghihintay po kami sa aming destinado, may narinig po kong kaguluhan. Sino ang nagpagsalita rito?
Susi! Aray ka na! Nanay, sulong tayo! Sa taniman na madawag sa pag-asang hindi kami makikita ng mga hapon. Nay, alam ko po pagod na po kayo, ibaba niyo na lang po ako. Tatakbo na lang po ako, kasama niyo ako. Makaanin na lang. Kasi parang ako po sa nanay mo. Kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan ang kamay ko. Naiintindihan mo? Good night. Marami po sa ating mga kapatid na nakatakas. Ngunit marami po rin naabutan ng mga sundalo hapon. Nakapagsabi na binihag sila ng mga hapon at ng mga makapiling. Tumakas sila.
natagpuan ako ang bangkay ni Elias at ng iba pa sa bundok ng Marikina. Napakarami ng mga kababayan ang nasunod ng dahil lang sa limbang ito. Ang mga kapatid natin na nasa gitna ng panganib ay ipanalangin natin sa Diyos na sila'y ipagsanggalang palakasin ang kanilang loob upang manatili silang nanghahawa sa kanilang pananampalataya. Para sa mga tayo ay pagsama ng dokumento ng pamahayag ng opisyal na pagsusunod ng datang hapon sa digmaan. Nasa mesa po sila at pinipirmahan na po ni General Yamashita ang papeles. Sumuko na mga hapon! Sumuko na po mga hapon sa pinagsanib na puwersa ng Pilipino at Amerikan. Salamat sa Diyos! At sa kabila ng unos na nagdaan sa ating bansa, kailanman ay hindi niya pinabayaan ang Iglesia sa kabuuan. Sa tulong niya ay patuloy ang paglago ng iglesia. Sa gitna ng digmaan ay mayroong naitatag na tatlong dibisyon sa Maynila, sa Oriental Mindoro at sa La Union. Gayun din ay 32 bagong ministro ang naordinahan. Ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Handa ko yung nakalimutan mo. Tingnan mo ang lahat ng mga kapatid na ito, Ernie. Lahat sila ay umaasang maliligtas pagdating ng araw ng pag-uukob at magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang dami nilang pinuhunang pagtitiis at pagpapagan. Ang iba naman sa kanila ay tinakwil na ng kanilang mga mahal sa buhay at inuusig dahil sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Tiniis nilang lahat dahil malakas ang pag-asa nila na kung sila ay mananatili hanggang wakas at maliligtas, hindi sila dapat magigo. Gagamitin ko po ang tungkulang ipagkakaloob ng Diyos upang makatulong sa pamamahalag sa pangangalagan. Oras na. Maghandaan na kayo sa pagpasok sa loob. Natutuwa ako sa iyong pag-aalaga sa pananalapi ng Iglesia. Hanggang sa kahuli-huli ang sentimo'y natutuos.
para sa isang malaking tungkol. Anong ibig ko niyong sabihin? Ikaw na ang magiging tagapamahala sa Division ng Maynila. Si kapatid na Andres Tucker na kasalukuyang namamahala ay inatasang kumbaga si kaso ng isang mahalagang kampanya. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Kailan po akong magsisimula? Magsisimula ka na ngayon. Sasamahan mo ako sa pagsiyasat sa bagong itinatayong kapelya doon sa Kalooban. Siya nga pala, nasusuri ba ng maayos ang mga gugulin doon? Ano po? Meron pa po tayong matitipid sa iglesia sa nauubol na budget sa construction. Ano na nga palang lagay ng bagong itinatayong kapelya dito sa San Juan? Aabot ba sa pinag-usapan ng schedule ng paghahandog? Naayon naman po sa kalendaryo natin ang schedule ng construction. Ito nga ho ay, kinalako yung pagkakulil ng litrato na kinuha ko kung ginagawa ang kapelya. Mga minamahal na kapatid, papaano po ba natin naitayo ang sambahang ito? Tayo po ba ay napakarami na? Alam ninyong kabilang pa rin tayo sa minorya sa bansang ito. Baka naman kung tayo ikakaunti ay napakayaman nating lahat kaya nakayanan nating itayo ito. Alam din ninyong sagutin niya. Dahil ang lahat ng kaanib sa iglesia ay mahihirap lamang. Hamak sa paningin ng sanlibutan. Ngayon, papaano natin na kaya nang itayo ang sambahang ito mula sa abuloy at handog na inaalay natin sa Diyos? Sa pamamagitan ng lakas at pagpapala ng Diyos. Bien, malapit ka na palang magkolehiyo. Saan ka ba mag-aaral at anong kurso ang plano mong kunin? Mechanical Engineering po, tatay, sa National University. Mabuti, sapagkat sa panahong hinaharap ngayon ng iglesia, mas lalong maraming kapakanan ang dapat itong ipagmalasakit. Sige, anak. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo dahil hindi masisira ang nasa Biblia na ito ang mag-aaman sa tao. Saan ang masakit? Parang sumama lang yung pakiramdam ko. Mabuti pa siguro umakyat ka na sa kwarto. Bian, pakihatid ang tatay sa mata. Hindi na. Ihatid mo na lang ako sa opisina at marami pa akong mga sigasawin. Kailangan ko nang ihanda ang pagpalit sa akin. Sa pagkakataong ito, ay pipili kayo ng isa sa inyo
na ihahanda upang italaga sa pamamahala sa Iglesia. Kung sumapit ang takdang panahon. Upang siya ay maturuan at masanay sa paraan ng pamamahala batay sa tuntunin ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kapatid ni Manan, bakit po kami pipili ng halili sa inyo? Di po ba kayo ng huling sugo ng Diyos? Oo nga po. Oo. Kapatid na Manalo, hindi po ba bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw? Eh kayo na po ang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Wala pong makapapalit sa inyo. Mga kapatid, ang katawang taglay natin ay marupok, tumatanda, humihina, naigugupo ng pagkakasakit. Nang pasimulan ko ang gawain ito ng Diyos, nasabi kong tanggapin man o hindi ng mga tao, ang kanyang mga aral na ipinangangaral ko ay hindi naman pinabayaan ng Diyos ang gawain niyang ito sa mga huling araw. Kaya sakaling loobin niya na kunin ang aking buhay kong taglay, nararapat lamang na may pagpatuloy ang huling gawain ito ng pagliligtas. Si Moises na sinugo ng Diyos upang ilabas sa pagkakaalipin sa Ehipto ang Israel at dalhin sa lupang ipinangako sa kanila ay namatay. Subalit iniligay ng Diyos si Josue upang siya ang nagtaguyod sa gawaing pinasimulan ni Moises. At bago namatay si Moises, ay hiniling niya sa Diyos na maglagay siya ng hahalili sa kaniya. Sa makatuwid, ang buhay ng sugo ay may katapusan. Subalit ang karapatan ay nananatili at isinasalin ito ng Diyos sa inihahalal na kahalili ito. Kaya sino man ang mapili sa pagkakataong ito na lalaking ihahanda para sa pamamahala ng Iglesia, ay ipinamamanhik ko sa inyo na kung paanong nakipagkaisa kayo sa akin, ay gayon din ang pagkakaisang ibigay ninyo sa kanya. Bukas na ang hapag para sa pagmumungkahi ng itatalagang tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Glicerio Santos. Kapatid na Manalo. Kasire. Minumungkahi ko po si kapatid na Heranio Manalo. Sa lahat ng sumasang-ayon sa kapatid na Heranio Manalo, itaas po ang kanang kamay. Kitang-kita naman po na ang napili ng tanging kapulungan na ito para maging tagapamahala ng buong Iglesia ni Cristo pagdating ng takdang panahon ay si kapatid na Heranio Manalo. Eddie Boy ba yung nasa? Oo, oh, naglalagos
si Edibon yung pagkakasyon na mo. Nakitawag si Edibon sa labas. Lolo, magandang hapon po. Ikaw ang kamusta kaya, Eddie Boy? Mabuti't masigla ka at hindi ka nakasakit. Kamusta ang pag-aaral? Mabuti naman po, Lolo. Maganda naman po aking mga grado. Di rin po ako lumiliban sa aking klase. Salamat naman sa Diyos. Eddie Boy, alingat ni Morty sandali at pananalangin kita. Ama naming Diyos, kapatid na Manalo. Marahil po ay kailangan niya na po magpatingin sa doktor. Ang magagamot lamang ng magkagamot ay yun lamang ang mga mamamatay. Hindi yung dumating ng panahon ng kanilang pagbanang. Alin na kayo't magmadali at tagaantay ng mga kapatid. Kamusta po ang kalagayan? Hindi naman lingit sa inyo ang kalagayan ni Maya. Para hindi na siya magbago.